yung Belo na whitening sunscreen versus ito naman yung ating Belo na tinted sunscreen. Ano nga ba yung i-recommend ko sa inyo? May mga blemishes ako. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mimi. For today mga kabeshies, mag-share ulit ako ng aking honest review. Ito ha, sobrang trending niya before, kaya lang ngayon ko lang siya na-try para maibigay ko talaga sa inyo yung aking honest review na gamit ko na to ng ilang beses. Ito yung Belo na whitening sunscreen versus ito naman yung ating Belo na tinted sunscreen. Ano nga ba yung mai-recommend ko sa inyo? Ano yung mas maganda, especially if you have dry or oily skin or kung may mga blemishes kayo. So guys, itong dalawang ito, pareho silang merong SPF 50, PA++. So pareho silang may broad spectrum coverage, which is mas maganda talaga kasi protektado ka talaga pagdating sa UVA and UVB, which is yun yung talaga yung mga nagiging reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga hyperpigmentation, and also very important yung sunscreen kasi especially meron siyang anti-aging effect. So, gumawa ako ng video para makita ninyo yung paano siya ginagamit and also kung ano talaga yung difference niya pag in-apply na sa face. So, ito na. So, as you can see, wala na akong makeup and may mga blemishes ako. Ayan, kitang-kita ninyo. And dito sa kabilang face ko, gagamitin ko yung Belo na whitening sunscreen. And then, dito naman sa kabila, ang gagamitin ko ay itong tinted sunscreen. So, tignan na natin kung ano mas okay sa kanila. So, ilagay na natin. Meron akong review ng mga product na to. And itong smell niya, okay naman. Hindi ganun kabango. More on, parang neutral yung smell niya. Amoy sunscreen talaga. And ayan, nakita ninyo. Mabilis siyang i-absorb ng face. Parang may dewy effect siya after. And wala akong nakitang white cast. Ayan o. Oh. Hindi rin niya natakpan yung aking mga blemishes. And yan. Ito yung wala. Ito yung meron. Tignan nyo sa malayo. Diba? Parang mas naging moisturized yung look niya. Mas naging dewy kumpara dito sa kabila. Ayan siya. And ito yung wala pa. So, ito maganda siya kung meron kayong dry skin din kasi nakaka-moisturize din siya. Although, parang dewy yung dating niya pero hindi siya malagkit sa face. And ito yung wala pang nakalagay na sunscreen. And lalagyan ko na siya. As yan, nakikita ninyo may mga blemishes ako. Ayan na yung face ko nung nailagay ko na. Itong half yung tinted sunscreen and ito yung sa kabila. Ayan, nakikita ninyo mas nag-lighten yung aking mga blemishes kumpara kanina nung wala. And ayan, ito yung face ko without tinted sunscreen, yung whitening sunscreen lang. Alam nyo yung smell ng tinted sunscreen? Para sa akin, mas medyo mas mabango to kumpara doon kay whitening sunscreen. And also, ayan, may coverage siya. Very light coverage. Hindi natin masasabi yung matatakpan niya as in, pero nakakatulong. Nakita ninyo, nakatulong talaga siya. Kasi dito talaga yung marami akong blemishes. Tignan ninyo, kumpara dito sa kabila, ayan. Kita pa rin. And then ito, diba, na mas naging covered na talaga. Nandito ako sa tapat ng aming bintana para makita nyo sa natural light yung effect ng Belo na sunscreen. Again, ito yung tinted sunscreen and ito naman yung side na whitening sunscreen yung ginamit ko. And as you can see, naglagay lang ako ng pressed powder. Hindi ako naglagay ng foundation or concealer or BB cream para makita ninyo kung ano talaga yung naging effect niya sa skin ko after using din yung pressed powder. Kasi kapag ka
yung sunscreen lang makikita ninyo, kahit na matte yung effect niya, pero makikita ninyo na medyo parang greasy pa rin siya. Para sa akin ha. Pero ang ganda niya, pag nilagyan mo lang ng pressed powder, and ayan ito, itong tinted sunscreen, as you can see, mas na-cover up niya. Tingnan nyo itong whitening sunscreen. Naging visible dito, kumpara dito sa side na to. Honestly, yun yung main difference na napansin ko sa kanila nga. So, kung hinahanap nyong sunscreen, gusto ninyo yung makukover yung mga blemishes ninyo, or kung gagamit din kayo ng foundation, better din na gamitin nyo itong si tinted sunscreen kasi pwede siyang mag-work as primer din. Ayan, oh. So, again, guys, ayan, nakikita ninyo, itong tinted sunscreen, mas natakpan niya talaga yung mga dark spots ko kumpara ito yung tinted sunscreen, ito yung hindi. Pero ang napansin ko, mas moisturize yung skin ko doon sa whitening sunscreen kumpara dito kay tinted sunscreen. So, kung mas gusto ninyo yung mas matte yung effect niya, although masasabi ko kasi na dewy pa rin siya eh. Pero I mean, kung mas gusto ninyo yung mas mako-cover yung or mas mapoprotect yung skin ninyo na hindi masyadong maging ganun ka-greasy or oily, kumpara ha, kung kukumpare mo itong dalawang products na to, ang masasabi ko si tinted sunscreen is yung mas better sa merong oily skin. Kasi itong isa is more on, mas maganda talaga to kung dry yung skin ninyo kasi nagbibigay rin siya ng extra moisturized na look. Hi beshies! So ngayon ay hapon na. 3 hours na yung nakalipas and you, as you can see, malabo na yung aking camera ngayon dahil madilim na. So ayan yung face ko. Medyo nag-oily talaga sila. Ito yung sa tinted sunscreen and ito yung sa whitening sunscreen. And sa napansin ko, mas nag-oily yan yung sa whitening sunscreen compared kay tinted sunscreen. And ito, meron akong blotting paper or oil control tissues. And let's see, no, kung may makukuha talaga siyang oil. So first, ito munang si tinted sunscreen. Grabe. Ayan. Yung parang basa sa gitna. Yaan yung oil na nakuha niya. And as you can see, yung coverage niya, nabawasan na rin talaga compared kanina. And then, ilagyan ko naman itong kabila. Ito talaga yung medyo mas naging oily talaga. Parang pwede ka nang magprito sa mukha ko. Pero yun nga, kasi may, sa T-zone area ko talagang nag-oily talaga yung face ko. So, depende pa rin, no, sa inyong skin type. Grabe, dumidikit yung blotting paper ko. Ayan, oh, grabe. Diba, nakita ninyo, mas maraming nakuha talaga. Ayan. Nakita ninyo, mas grabe yung pag-oil ng skin ko sa whitening sunscreen compared doon sa tinted sunscreen. So, ayun yung masasabi ko. Kung may oily skin kayo, mas marirecommend ko na yung tinted sunscreen kasi yung kanyang coverage, mas okay, mas tinan nyo hanggang ngayon, less visible pa rin yung mga spots or yung blemishes kumpara dito. O, tingnan ninyo, kitang-kita na siya. And then, ang kagandahan din kay tinted sunscreen ay mas less yung pagiging oily niya kumpara dito. Kasi yung mga sunscreen talaga, normally talaga ganoon talaga eh. Nagkakaroon talaga ng parang greasy effect siya. Pagdating sa price, guys, i-recommend ko itong si Bello na whitening sunscreen. Kasi mas mura talaga siya kumpara dito kay tinted sunscreen. Ilalagay ko yung price dito dahil hindi ko po sure kung magkano siya. Pero yun, pagdating sa price, sigurado ako na ito yung mas mura. So, parang nasa 100 plus din yung difference nila. Siyempre, di ba, ang dami mo nang mabibili doon sa 100 plus na yon. Pero kasi, ang maganda kasi dito kay tinted sunscreen, kung meron kayong mga blemishes or yung tinatamad na kayong mag-makeup or kung naglalagay man kayo ng foundation, maganda rin to as, na mag-serve as primer. So, yun yung kagandahan sa kanya. Ang isa pang kagandahan dito kay tinted sunscreen, yun nga, kung katulad ko, minsan tinatamad na ako mag-makeup eh. Yung mag-ayos-ayos pa, parang, di ba, nakakatamad na lalo na sa mga kamamshies natin or kung nagmamadali kayo. Ito, mabilis siya kasi pagkalagay mo, pack na agad. Pwede ka na magpulbo or nasa inyo na yan. Kung oily yung skin niyo, isasuggest ko na mag-powder kayo.
So, yun lang mga beshies, nakita ninyo ang ganda niya pareho sa skin. But again, depende sa skin type ninyo kung ano talaga yung mas nababagay. Yun lang mga beshies, kung meron kayong mga questions, comments, feedback, or anything na gusto nyong itanong, please don't hesitate to comment down below. Again, thank you so much for watching my vlog, and my name is Mei Mei. Kita-kits po tayo sa susunod ko pa pong mga vlogs. Bye!